Don't tell me, hindi nyo hiningian ng proper documentation? So yung may mga documents lang po silang titignan. So pa po, ipacheck ko lang po ngayon, sir. Apologies po ako. Meron po ba tayong taga-LTO rito? Okay. Magandang araw po. Yung pong red Honda CR-V na pinaglipatan ng supposed to be katawan ng victim, ano po yung status noon sa LTO registration? Kanino po nakaregister yun? Magandang araw po, Chair, at saka po, Senator. Yung dun po sa CRV, yung ngayon po, kung okay lang po, ipacheck ko lang po kung ano po yung status po. Pero basta po yung plate number, meron po sa amin, makukuha naman po sa system, sir. Ipa-double, check ko lang po dahil... And you know the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic, simple information, madam? Sir, apologies po for that po. Because meron po kaming certain unit po in charge po for that. Pero makukuha ko po ngayon po, sir. Pero ma'am, apo, alam mo naman na ito yung pinag-usapan natin. Yes, sir. Apo. Sana before you came here, you have that basic information. Kanino nakaregister yan? Anong status niya ngayon sa LTO? Kasi Mr. Chair, itong Honda CR-V, yung plate number nito, correct me if I'm wrong, nakaregister pa rin doon sa old owner. Hindi po sa bago na owner. Kasi nung itrace ng PNP, am I right, PNP? Nung matrack daw nyo yung plate number ng CRV, pinuntahan nyo po kung sino na kanino nakaregister yan. Ang sinabi nung tao na matagal na kuna yung binenta, tama yes, po sir. Ba? Yes, sir. 2003, I'm not mistaken. 2003. Sir. Dito ngayon pumalpak ang LTO. Every year from 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 2023, nag-register itong new owner. Don't tell me, hindi nyo hiningian ng proper documentation. Yung nag-register, deed of sale, kung yun ay inabenta. Kasi, Mr. Chair, this is a regular occurrence na habulin ng PNP yung plate number, pupunta na dun sa lugar. In fact, magiging ako sa wanted sa radio na taxi na naiwan yung kanyang gamit o gumawa ng kabalastugan, nakuha yung plate number, habulin sa PNP, sabihin ng PNP, sabihin ng may-ari, nung nakaregister LTO, binenta ko na yan eh. 8 years ago, 5 years ago. Hindi na akin yan. So, ibig sabihin, hindi updated ang record ng LTO. LTO, you answer. Okay pa. Sir, under our ano po kasi regulation, meron po sa operations namin, may unit po kami na nagre-register po doon. So, ina-evaluate po, basta po yung may mga documents lang po silang titignan. So, ngayon po, sir, i-check ko lang po yung sa mismong CRV po. Yung sa plate number po niya kasi dito, yung sa Juke pa po. Ipa-check ko lang po ngayon, sir. Apologies pa ako. Sige, kung meron, pabilisan natin. Anyway, computerized naman lahat yan eh. Padala ka agad ngayon. And then, Mr. Chair, itong gusto kong mangyari kayo dyan sa LTO. Every time na mag-register ang isang taong may-ari ng sasakyan, you have to ask for identification. Kasi dyan sa LTO, kahit na sinong tao may hawak na registration form, maski na sino pa siya, basta't may pambayad lang, pinoprocess nyo agad. Dapat, hindi nyo pinoprocess, hinahanapan nyo ng ID para to make sure siya yung nag-register ng kanyang sasakyan. Tama? Hindi yung kahit na yung picture, pinapayagan nyo. Dito kasi pumapasok yung picture, Mr. Chair. Dapat, yung mismo mayroon sasakyan, siya mag-register at meron siyang daladalang ID to prove na siya nga yung may-ari pa rin. In this case, dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, kung ginawa nyo lang sana ganong klaseng proseso, updated sana. With due respect, Senator Tulpo, NP, yung sinabi nung may-ari nung sasakyan na matagal ko nang binintay yan many years ago, hindi kayo humingi ng proof na bininta talaga niya kung deed of sale, kanino niya bininta? Kung may deed of sale, mapalop. Sa kanya pa rin pala yung sakyan na yan. Denial lang siya. Sir, after establishing the last registered owner, the red CRV, and we have identified the last registered owner na taga Las Piñas, pinuntahan po natin ang investigador. And I will correct my previous statement, sir. Nabenta niya po ito after posting sa Facebook last 2013. And he gave his voluntary statement na hindi nila mapakita yung deed of sale, open deed of sale na nang maibenta niya ang CRV. And at the same time, sir, dugtungan ko na rin, he volunteered himself to be
examined by our chemist for the extraction of DNA. Kasi meron ng, as we have mentioned sir, meron 3 male strands, hair strands ng lalaki na kuha doon. And it turned out negative during the conduct examination by the forensic. So very cooperative po siya? Yes sir, very cooperative. Yes sir. Ito nga Mr. Chair, hindi lang sa kaso ito. Maraming beses na Mr. Chair, na yung sasakyan, years and years ago pa na ibenta, at may bago na may-ari, pagdating sa investigation ng PNP, malaman-laman na yan nga matagal na benta at hindi na matukoy kung sino yung present owner. Ito ang sinasabi ko sa LTO. Dapat LTO attorney Usita, make it a requirement from now on, right this very moment, even while we speak, kung nakikinig mataga LTO, lahat na mag-register ng mga sasakyan, kailangan sila mismo ang pumunta doon, yung mismo may-ari, at dala-dala yung ID nila to make sure na sila ngayon. Kasi ganoon naman nangyari sa ibang bansa eh. You cannot ask anybody to register your car for you. You have to do it yourself. Halimbawa sa DMV, sa California, you have to go there by yourself. Pipila ka, papakita ka ng ID na ikaw talaga may-ari noon. Dito kasi, kahit na siguro si Muning Pusa, kagat-kagat yung registration form, papayagan niya basta't may pambayad. Ginagawang katatawanan, pero ganoon ang nangyari sa sistema. Can we stop that? Na practice na kahit na sino pwede mag-register? Kasi ito, 2013 pa. Oh, from updated ba yung kanyang registration? Expired? Let me check first, sir. Sir, it was last registered 2015, Your Honor. Expired. Sa Batangas LTO po. Oh, so dapat noong 2014, nirenew yun. O dapat, nandun na yung bagong owner. Diba? So at least merong 1 year na dapat nagpresenta yung bagong owner. So ang point ko rito, from now on LTO, make it a point, lahat na mag-register ng mga sasakyan, it has to be the owner. Huwag na yung mga fixer. Kasi sa ngayon, Mr. Chair, pwede ka mag-utos eh. Fixer, halika rito. Ito, 3,000, i-register mo itong sasakyan ko. Nang sa gayon, maiwasan natin ganito klase mga sitwasyon. Is that right? Tapos yes, siyempre, yung owner magpapakita ng mga identification to prove na, yes, I'm that owner of the car. Diba? At ito'y binenta sa akin, pakita ng deed of sale, etc.